Hello guys! Magmula ng Omere, ang TVJ and the Barkad sa TV5. Ang It's Showtime sa GTV ng GMA7 ay talaga namang fiesta sa social media. Kanya-kanyang galing, kanya-kanyang pakulo, at kanya-kanyang diskarte ang pinakita ng ating mga noontime shows. At itong Itbulaga, generic nga ng Tape Incorporated na kung dati kulelat sa ratings, aba ngayon, unti-unti nang umaarangkada. Pero consistent number 1 pa rin sa rating ang EAT ng TVJ sa TV5. Hindi pa yan hataw na hataw ha, dahil tatlong co-host nila ang wala. Si Jose na nasa Amerika at nagsasaayos daw ng mga papeles ng mga anak niya. Si Ryan Agoncillo naman na nasa New Zealand para sa annual family vacation. At si May Mendoza na nag-aasikaso para sa nalalapit niyang kasal sa July 28. But I'm sure babalik din sila na may daladalang mga sorpresa. First honor lagi ang EAT ng TVJ sa TV5 kahit pa nga hindi ganun kalawak ang reach at signal ng TV5. Napaka-poor ng signal talaga ng TV5, especially sa Visayas and Mindanao. Kaya ang Itbulaga ng Tape Incorporated, focus ngayon doon sa mga lugar kung saan mahina ang signal ng TV5. Siguro naman alam nating lahat na ang GMA Network is known for its excellent signal across the country. So nakikita nyo na ba ang logic kung bakit ang Itbulaga ng Tape Incorporated ay focus kung saan mahina ang signal ng TV5? Ay, siguro naman ay alam nyo na. Doon sila naghahatid ng saya at karapatan naman nilang gawin yon. Walang basaga ng trip, ika nga. Kaya ang ratings kahapon, July 18, my gosh, dikit na dikit at halos magkaumpuga na. Ang TVJ sa TV5, 3.6%. Siyempre, number 1 pa din. Followed by Itbulaga ng Tape Incorporated na 3.5%. A difference of only 0.1%. And It's Showtime, 3.2%. Number 1 pa din daw naman ang It's Showtime. Pero hindi naman sa ratings, kundi sa advertiser, sabi nila. Sila daw ang may pinakamaraming sponsors. Oh, edi wow. At ang Itbulaga ng Tape Incorporated, number 1 din. Number 1 sa bashing. Oh, at least number 1 din sila, 'di ba? Siyempre, andito tayo sa mundo ng social media at hindi mawawala yung mga bashers. At ang bawat isa sa atin ay may karapatang magpahayag ng opinion niya. So, speaking of bangayan at banggaan, ang ating ilang vloggers meron din yan. OMG, ano ba yan? Nasaksihan ko po yan and I don't wanna mention names, pero para silang mga nasa sabungan, kanya-kanyang manok, kanya-kanyang bitaw, kanya-kanyang tirahan. Focus sana tayo sa issue, guys. Focus na lang sana tayo sa content na gusto natin. Kung maka-TVJ kayo, okay. Kung maka-It's Showtime, fine. At kung maka-Itbulaga ng Tape Incorporated kayo, edi wow, di ba? Pero huwag sana tayong humantong na kahit naka-live, nagbabangayan kayo. Kasi yung mga nasabi nyo na against sa kapwa nyo vlogger, syempre hindi nyo na yun ma-e-edit pa. Magandang image ang i-project natin. Dahil at the end of the day, kasiraan din natin ang makikita ng ating mga viewers. So maraming salamat sa panonood, guys. At magandang gabi sa inyong lahat.